So hello, what's up mga boss? Ayan, isa na naman panibagong video yung i-share natin kung saan ay magwi-withdraw tayo dito kay KNP. Ayan, bagong labas lang tong si KNP Mining. Ayan, magwi-withdraw tayo mga boss. Meron tayong balance na $25. Yan yung wi-withdrawin natin, no? So wag na natin patagalin, syempre withdrawin na natin to. Pero bago natin simulan yung pagwi-withdraw, kung wala ka pa neto, i-click mo na lang yung link sa comment section para makapag-register ka. Click mo lang yung link dito sa pinakaunang-una, ilagay mo dito yung number mo. Simulan mo sa 63, yan, 639, tapos yung number mo na, no? So halimbawa 639 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so ganyan dapat yung format para makapag-register ka. Kapag hindi ganyan yung format, hindi ka makapag-register. Ilagay mo yung username mo. Ako nilagay ko Mark Official. Maglagay ka ng password. Tapos yung fund password, yun yung password pag magwi-withdraw ka. Then click mo lang yung SMS code. May magte-text sa yung code. Ilalagay mo lang yung code dyan para makapag-register ka. Okay, so kapag nakapag-register ka na, mag-login na tayo. Ilagay mo yung cellphone number mo. Simulan mo ulit sa 639. Ayan. Kasi nga Philippines 'yon, no? Then ilagay mo na 'yung password na ginawa mo, then mag-login na tayo. So click lang natin 'yung login. So nandito na tayo kay KN Pool or KNP Mining, KNP in short, no? So 'yun 'yung pangalan nito, KNP. Ayan. So makikita natin platform is running, then makikita natin 'yung invite. Kung gusto mo mag-invite, i-click mo lang 'yung invite, then pwede ka mag-invite, no? So click mo lang 'tong copy para makapag-invite ka. Ganyan. Magwi-withdraw pala muna tayo, mamaya na natin explain kung paano nga ba ginagamit itong si KNP. Ayan. Mag-aalas 5 na kasi mga boss, malapit nang matapos 'yung withdrawal time, no? So ang hanggang alas 5 lang kasi ng hapon ang withdrawal dito. So mag-withdraw na tayo mga boss, no? Meron tayong $25 na wi-withdrawin. So click lang natin yung withdraw. Ayan. Lagay lang natin dito syempre 25. Ayan, $25. Nandito sa may ibaba na ang withdrawal time is Monday to Friday, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Meron siyang kaltas na 15%. Tapos ang minimum withdrawal amount ay $1. Basta may $1 ka na, pwede ka nang mag-withdraw agad, no? Then kailangan natin maghintay up to 24 hours. Medyo matagal ang withdrawal dito kay KNP kasi umaabot siya, last time nung nag-withdraw ako dito, umabot siya ng 5 hours. Ganun siya katagal. Pero ang mahalaga naman ay pumapasok, no? Then ito may nakasulat dito, the next free withdrawal period is July 31 to August 1, no? So yun yung walang tax, no? First day ng month. Halimbawa, July 1, August 1, September 1, November 1. Yung ganun, no? So walang tax yun. Parang kay Jump Mining lang mga boss, no? Kada asinko, walang tax. Pareho lang to kay Jump Mining mga boss. Halos walang pinagkaiba kung paano gumagana si Jump Mining. Parehong-pareho lang sa kanya. Okay, so click lang natin yung submit mga boss, no? So click lang natin yung submit. So success na mga boss. Hihintayin na lang natin pumasok yung withdrawal natin dito, no? So punta nga tayo ng withdraw records. Ayan. So ayan mga boss, oh. Kung makikita nyo, meron tayo ditong unang withdrawal, $10 yung una kong winidraw dito. Tapos ang dumating na lang ay $8.5, no? Ayan, nakapag-withdraw na ako dito, pumasok siya sa GCash ko. Ayan, ilalagay ko na lang yan dyan sa screen, baka makita pa natin, no? Baka mabackread ko pa yung proof of withdrawal. Then ito, meron tayong withdraw amount ngayon, no? Under review pa siya, $25. Pero ang matatanggap ko na lang ay $21.25. So, computing nga natin mga boss, no? So, tingnan natin kung nasa magkano yung darating. Wait lang, 21.25 times natin sa 70. So, nasa 1.4, no? So, siguro may kaltas pa yan, mga 1.3 siguro. Mga ganyan yung darating na withdraw natin. Pero ilalagay ko na lang yan sa screen pag pumasok na yung withdrawal natin dito kay KNP Mining, no? So ayan mga boss, ayan, maghihintay na lang tayo na pumasok yung withdrawal natin. Okay, so punta na muna tayo sa my home mga boss para maituro ko na sa inyo kung paano nga ba ginagamit itong si KNP Mining. Kung hindi, kung familiar na kayo kay Jump Mining, halos pareho lang to kay Jump Mining, no?
kaya hindi na kayo mahihirapan. Okay, so ayan, makita natin yung invite, click mo lang yung invite, then kung gusto mag-invite, i-copy mo lang yan, makakapag-invite ka na. Makita natin yung minor, yan, mamaya na natin tingnan yan, bonus, so click lang natin yung bonus. Dito nilalagay yung code na manggagaling dun sa manager, no? So mamaya ilalagay ko dyan sa screen yung manager na kailangan nyong i-message pag nag-recharge kayo. Okay, pag hindi nag-recharge, huwag nyo muna siyang i-message kasi nga kailangan mga nag-recharge lang yung pwedeng mag-message sa kanya. Isasali kasi kayo sa ano, mga boss sa WhatsApp na VIP, no? Yung mga members lang ang, yung mga nag-recharge lang na members ang makakasali doon, no? Then exchange, no? Dito sa exchange, mga boss, ayan, kapag ka nag-invite ka kasi may makukuha ka points, dito nilalagay yon. Okay, so yung points nagiging pera yon, no? Ayan, baklang natin. May kita natin tong raffle, click lang natin yung raffle. No, dito sa raffle may kita nyo na meron ditong start, ayan yung 35 integral, 16 USD, pero yan 10 coupon, 10 integral, 5 coupon, ito nandito sa ibaba, no. Ano to, mga boss, spin kumbaga, pero may ano to, meron tong kaltas. Pag ini-start ko yan, mababawasan yung 99 points ko ng 35 points, no. 35 points ang spin kasi dito, no. Pwede kang manalo, pero pwede kang matalo dito kasi meron ditong thank you for your ganyan, no. So may talo dun. Hindi ako nag-i-spin dyan kasi may talo dyan, eh. Ayan. So may kita natin yung coupon about us company. Kung gusto mo basahin yung about company nila, pindutin mo lang yan, basahin mo na lang, no. Then may kita natin dito yung pinaka ano nila, product, itong $10, no, nandito sa ibaba, itong 10 USD, no. Pero ngayon punta muna tayo sa mall, mga boss. So click lang natin yung mall. Ayan, may kita natin dito, mga boss, yung mga cloud computing power nila, no? So meron ditong $10, $30 at saka $50. Yan yung puhunan dito, mga boss, no? So ito ang pinakamura, $10. Kung gusto mo siyang bilhin, click mo lang yung buy para mabili mo. Then purchase, i-check mo lang yan. Then confirm purchase, no? So sabi dito, mga boss, no, ang presyo niya ay $10. Then araw-araw kikita ka dyan ng $1. Withdraw na agad yun, mga boss, no? Araw-araw withdraw dito. Wala ditong lock-in, mga boss, ito. Ito, mga to. Itong nasa mall, walang lock-in dyan. Withdraw lang yan ng withdraw, mga boss, no? May kita nyo naman yung ano nyo dyan. Ito, income per day, $1. Total revenue, $20. Purchase limit, isa. Validity period, 20 days. Ayan. So, may kita nyo naman, no, kung magkano yung kikitain nyo, magkano puhunan, ilang araw siya tatagal. Nandiyan lang naman siya, mga boss, no? So, nasa sa inyo na lang kung ano yung gusto nyo bilhin dyan kung sakaling may puhunan kayo. Pero kung wala, wag nyo na siyang bilhin, wag nyo na siyang pasukin. Pero kung may sobra naman kayo, well, pwedeng-pwede kayong magpalago dito kay KNP Mining, no? Parang jump mining lang din to. Tatagal din yan kasi halos pareho lang yan, no? Then, eto, mga boss, no? So, meron dito $10, $30, and $50. Para makabili ka niyan, mga boss, syempre, kailangan mo mag-recharge, no? Halimbawa, $10, no? Then, punta tayo ng pledge, mga boss. Dito sa pledge, mga boss, meron din ditong $10, $50, at saka $100. Kaso, eto, mga boss, lock-in to, no? Lock-in, ibig sabihin, hindi mo pa siya mawi-withdraw, no? So, ito, nakasulat dito, $10 yung puhunan dyan, 7 days, no? Medyo, ano, kailangan mo siyang hintayin ng 7 days bago mo ma-withdraw lahat yan, no? Sabay-sabay, no? Parang isang linggo. Pag natapos yung isang linggo, pwede mo nang withdrawin lahat. Okay, so ganun siya. Kailangan mo siyang ipunin, no? Meron pa dito, 15 days, 30 days. Ito yung pinakamura, itong tag 10 USD, no? Pagka gusto mo siyang bilhin, click mo lang yung buy. Ganun lang din, buy, then confirm. Ayan. Mas malaki-laki yung kitaan kasi nga nakalock siya ng 1 week, no? So ganun siya. Punta tayo ng may kita natin yung balance, yung points, yung team, yung recharge, no? So click lang natin yung recharge para makabili ka ng robot, no? Lalagay mo lang dito, halimbawa $10. Ayan. Yung $10 dito, mga boss, 700 pesos, no? Ito, makikita nyo naman yung equivalent niya. Ayan. Minimum yun, 700 pesos. Gcash ang sahuran dito. Ayan, $10, 700. Yung $30 ay 2,100. Yung $50 ay
3,500. Okay, so kung $10 lang yung gusto mo, ayan, $10 ilagay mo lang. $10, 700 pesos. Ang $1, 70 pesos. Okay, then pili ka lang dito kung ito GCash, ito Maya, no? So ito hindi ko pa na ano to nasusubukan, GrabPay ata to, no? So GCash, click lang natin yung payment. Then automatic, pupunta to sa GCash, magbabayad tayo sa GCash. Ayan, ilalagay mo yung cellphone number mo, then magbabayad ka sa GCash ng 700. Then automatic, pupunta na yung balance or yung ni-recharge mo na $10 dito sa balance mo. Hintayin mo lang ng konti, minsan kasi 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes bago pumasok yung balance mo dyan sa balance, yung ni-recharge mo, no? Refresh mo lang, tapos hintay-hintay mo lang ng kaunti, no? Then kapag ka dumating na dyan yung balance mo o yung ni-recharge mo, pupunta ka na ng mall, ayan, then bibili ka na ng product dito na para kumita ka. So i-click-click mo lang to, halimbawa itong tag 10 USD, click mo lang yung buy now. Then, i-check mo lang yan. Then, confirm purchase. No? Mabibili mo na tong robot na to. So, pag nabili mo na yan, paano ka naman kikita? Okay? So, punta ka lang ng home. Punta ka lang ng miner. Ayan. So, tulad nito, nandito yung binili ko. Pipindutin mo lang tong start araw-araw. No? So, may countdown yan. Ayan, no? Tulad nito sa akin, mga boss. No? 36 minutes na lang. Magre-reset na uli ito, pipindutin ko uli siya. Okay, so 36 minutes na lang, papasok na yung $1 ko, tapos pipindutin ko uli, maghihintay ako ng 24 hours, bukas pipindutin ko uli siya. Okay, so araw-araw pipindutin mo siya, no? So tingnan nyo lang yung minutes or yung oras, bukas pipindutin mo uli. Okay, so ganun lang, araw-araw ganun lang yung gagawin mo. Kapag natapos mo na, dito lang yan mapupunta, no? Pag na-expire na to, kasi 20 days to eh, mapupunta yan dito sa completed, no? So ganun. Then pwede ka na agad mag-withdraw. $1 pwede ka na mag-withdraw, no? So sa pag-withdraw naman, mga boss, punta tayo ng my, then punta tayo ng withdraw. Punta tayo ng ano pala, mga boss, ng bank management, no? So click lang natin tong bank management. I-click lang natin yung ano, basta mag-a-add ka lang ng bank card, click lang natin muna tong edit. So ganito yung lalabas. Lalabas yung payee name, yung pangalan mo sa GCash, number mo sa GCash, bank card. So click mo lang yung bank card, pili ka lang kung GrabPay, kung GCash, kung Maya. Okay, so ganyan. Tapos yung bank account, mga boss, number mo sa GCash, ang ilalagay mo diyan 0921234567899, ganon. Huwag mong ilalagay yung 639, ha? Hindi papasok yung withdrawal mo. Marami nang naglagay dyan ng 639, hindi pumasok yung withdrawal nila. Nagkaroon sila ng problema. Kaya sa bank account, ilagay mo yung 0921234567. So, ganun. Okay? Then, submit. Okay? I-double check nyo, mga boss, para hindi kayo magkamali. I-double check nyo yung pangalan, kung tama ba yung spelling, yung number, i-check nyo ng maigi bago nyo i-save para hindi kayo magkaroon ng problema. Tapos, kailangan nyo i-message si Ma'am Jessica, no? So, si Ma'am Kelly o si Ma'am Jessica, ilalagay ko na lang yung number nila dyan at saka dyan sa comment section para maisali niya kayo sa WhatsApp VIP group, no? So kailangan may WhatsApp din kayo. Okay? So ayun lang, mga boss, sana nagustuhan niyo tong video na to. Sana may natutunan kayo. So ayun lang, mga boss, God bless.